Isang magandang araw mga kamape. Hello. Ngayon ituturo ko sa inyo ang wastong paglilimbag gamit ang sabon. Okay, so hayaan niyo muna ipakita ko sa inyo ang mga kailangan sa paglilimbag gamit ang sabon. Okay po. So number one ay ang sabon. Okay, mayroon kang kwan siya. Okay, number 2 ay ang poster color. Dalawa lang po kasi dalawa lang po ang available na nabili ko sa tindahan. Kayo na pong bahala kung ano ang piliin nyo. Pangatlo ay ang kutsilyo. Ayan, cutter. Tapos may isa pang matulis na bagay, and then lapis, and then yung naimprinta na bulaklak, at saka yung parang lalagyan na yung chopping board nagagamitin namin yan. At isa pang gagamitin natin ay yung lalagyan ng basura. So, unang gagawin natin ay ang tatanggalin natin yung imprinta doon sa sabon sa magitan ng sa magitan ng kutsilyo. Ayan siya. So, ganito ang gagawin. Imprinta na doon sa sabon, at isusunod natin na gagawin ay i-imprinta natin yung bulaklak doon sa sabon. Paano? Ganito. So ito yung picture ng picture ng flower o bulaklak. Itatapat natin doon sa sabon. Siya. Siguraduhin gitna yung printa ng sabon, printa ng bulaklak doon sa sabon. Okay, at ititrace natin sa pamamagitan ng lapis.
Okay, so natapos mo na, natapos ko nang inimprinta o na-trace yung bulaklak. So ang gagawin natin, bubuksan. So makikita mo yung trace ng bulaklak dito sa sabon. Okay, mapapansin mo may trace ng bulaklak at down dito sa sabon. Okay, so ngayon, sisimulan na natin imprintahan o tatanggalin yung positibo at negatibong hugis. So yung sabon, bahaging sabon, yun ang palilitawin natin. At yung the rest ay hindi natin palilitawin para may mapalabas natin yung sabon. Ay yung bulaklak. Okay, so makikita nyo yung partial niya ay ganito po. So tatanggalin ko yung bahaging hindi maiprinta at tatanggalin ko yung bahaging nais ko pong ilimbag kasunod. Ito po. Oh, 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 oh
medyo malapit na. Oh, yan na, medyo malapit na. Ngayon, ang gagawin natin sa gitna para makuha yung bilog, ang gagawin ay tatanggal tayo ng maliit na bahagi lang sa gilid para mapalitaw natin yung bidog sa gitna. Okay, ito na po ang finished product. Ito po ang sa bulaklak. Okay, so yung bahaging lumitaw ay siya po yung lalabas dun sa paglilimbag, at saka yung bahaging nakalubog ay hindi po yung lalabas dun sa paglilimbag. Okay, so ito isa itong paraan, upang sa mga ginagamit sa paglilimbag. Okay po, yung iba gumagamit sila ng kahoy, yung iba gumagamit ng rubber. Ito simple lang. Okay po, so okay, so ilipit mo muna natin yung kalat. So subukan natin gawin ito, iprinta natin, ilimbag natin sa likod ng dito, sa likod ng coupon ban. Okay. So subukan natin ha. So itatry natin, kung magkamali man i-repair natin mamaya. Okay. So trial and error lang po dito. Okay po. So tingnan natin kung lilitaw talaga ang itsura ng bulaklak doon sa ipiprinta natin. Okay. So at ilalagay natin so munang ang kansya. Teka, kuha lang ang tissue paper. Okay. Okay, pwedeng gumamit ng brush. Ito pala ang pagkansya. So nakalimutan ko pong bumili ng paintbrush. Pwede rin gumamit ng paintbrush. Okay, so mas maigi gumamit kayo ng paintbrush kaysa kamay, kasi uneven o hindi pantay yung pagkakadistribute ng pintura doon sa nilimbag na parte. Okay. Okay, ito yung siya. Okay, biprinta ko na dun sa coupon ban. Okay, unti-untiin kong haunguin. Ayan siya. Tapos pangalawa, ito pa siguro to. Okay. Yan, medyo maganda-ganda. Okay.
Tapos ulitin mo uli. Ulitin mo uli. Sensya na, hindi ako nakabili ng paintbrush. Kalimutan ko. Ito na uli, eh siya. So iprint ako din di uli dito sa ililimbag ko dito uli sa coupon ban. Okay, hawakan ko maigi tapos aangatin. Eh siya. Okay. And then so lalagyan ko uli. Wala na yung isang parte. Okay, so pangatlo. Ayan siya, pangatlo. Ayan. Okay. So, ito class yung na-produce ko na nanilimbag kong bulaklak bulaklak sa magitan ng sabon. Okay po, so paalala ko lang po dun sa gagamit ng cutter or mga matatalim na bagay, magpatulong kayo sa inyong magulang para hindi kayo masugatan or magkaroon man ng aksidente. Okay, so dyan na po nagtatapos ang ating short video tungkol sa paglilimbag na gamit ang sabon. Okay po, so ito po yung finished product natin. Okay, so sa paglilimbag, ibig sabihin niyan, isa-isang itsura lang, makakagawa ka ng maraming sa isang drawing lang, makakagawa ka ng marami. Yan ang ibig sabihin ng paglilimbag. Okay po. So, dyan na po nagtatapos ang ating video tungkol sa paglilimbag gamit ang sabon. Bye-bye. See you next meeting.